Last Friday po ng spiritual warfare. Lagyan natin ang sabi. Last Friday po ng spiritual warfare. Ang sabi po nung unang introduction ni Kuya Bernard, kung kakayanin po natin tapusin yung series ng pag-aaral na ito so that we may come out victorious in Christ Jesus. At para malaman pa, mas malaman pa natin yung capability natin as a Christian sa harap ng Lord. Kung nakikita nyo, full gear sila, di ba? They are warriors. And so are we. We are warriors in front sa presensya ng ating Lord. Yung kanta kanina, sabi niya, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Pagpupunta sa gera, ang mga warriors, anong unang-una nilang dinadala? Yung banner. Diba? Parang yung flag. Kung Philippine flag yan, yung banner. And sa atin bilang Kristiyano, we have a banner. Our Jehovah Nisi. Ang tawag sa kanya, our banner. Pag tayo susugod sa gera, nakawagayway siya, proudly, winawagayway natin, saying, we are from Philippines. We are mighty, we are strong. Pero this time, winawagayway natin ang pangalan ni Jesus Christ. We are mighty, we are warriors of Christ. Amen? Amen. Pero hindi lang yun eh. Kailangan daw, pag pupunta tayo sa gera, handa. Tama po? Handa. Kapag pupunta sa gera, kailangan kasama ka dun. Pwede po bang pumunta sa gera ng hindi ka pinili? Matagal na akong tinagturoan din po, left, right, yun. Kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, natin, kung sinasabi natin we are Christian, definitely, you are enlisted as a warrior. Automatic warrior ka. Kung ikaw ay Pilipino at nagkaroon ka ng green card, you are then an American citizen. Automatic karapatan na hingin sa iyo ng bansang Amerika na pagtanggol sila. Tama? Kapag po tayo ay nagkaroon ng, for example, you are Filipino and then you already acquired an American citizen ship, pagdating doon, umiiyak po yung floor. Ayun. Kapag may gera, automatic, required ka sumama dun. Kaya po sa akin, merong Boy Scout, may Girl Scout, may ROTC, COCC, kung ano pa pong mga tawag dyan. That is a preparation. Without us knowing, preparation yun for war. Para ipagtanggol natin ang ating bansang Pilipinas. Ama po. And so are we as a Christian. We must be enlisted as a warrior. Kasi hindi tayo makakarelay masyado sa warrior kasi hindi na masyadong ginagamit yun. Let's say, soldier of God. Pero yung mga soldiers, ang dinadala? War. Still, they are called warriors. Kumbaga, hindi na lang masyadong ginagamit yung word na warrior ngayon. So, para mas makarelay tayo, we are soldiers of God. Are we enlisted? Sino mga tumanggap kay Jesus? Sino naniniwala na si Jesus ang ating tagapagligtas? Amen. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Hindi siya tao. Siya po ay nagkatawang tao, pero siya ay Diyos. Amen? Amen. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Are you enlisted? Amen. Let's give a high salute sa ating Panginoon. With all our heart, this is the salute. Ito yung with all respect. We can internalize it. Seeing yourself in a uniform, going to a battle, protecting yung kingdom ng ating Panginoon. Feel it right now. And say, salute sa ating commander. It is the Lord Jesus Christ. Hey! Down! Gising na? Ganyan po ang itsura ng pupunta sa gera. No? So, we are enlisted at pag pupunta ka sa gera, kailangan
tinawag ka. At hindi lang yun. Hindi ka papupuntahin sa gera nang hindi ka authorized. Tama? Ito po yung ating ano. Sa Luke 10:19, ito ang ating verse. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and overcome all the power of the enemies and nothing will harm you. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. And overcome all the power of the enemies. Naniniwala? Amen. O, palitan natin. And overcome some of the power of the enemy. Ang sabi po, all. So, kailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, we are victorious. Kasabi diyan, all. Pag sinabing all, no exemption. We are victorious sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And mind you, sigurado ako, itong buwan na to, many of us nakaranas ng spiritual warfare. Kahit ako, si Bernard, may mga times na hindi ka pinapatulog. Ginugulo ang isip mo. And I will come out victorious. Meron po kaming medyo miscommunication ng mga bata dahil syempre sila din ay nag-a-adjust doon, kami din naman dito, nagwo-worry kami para sa kanila. But we will come out victorious. Hindi magiging dahilan yon para ma-hinder yung kalooban ng Lord sa araw na to. So we are what? Authorized. We are authorized, no? To tread on serpent and scorpions. Ito pong serpent and scorpions na to, literal po ito. Kasi, yung mga panahon na yon, di ba naglalakad po sila sa ilang? Di ba? Nagta-town to town sila, nagpa-preach sila. At marami talagang serpents sa mga ilang, sa desert. Marami talagang scorpions. Kaya literal po yon. Tapos yung overcome, eto yung serpent scorpion, yung mga material na bagay, yung natural realm. Pag sinabi dun sa, and overcome all the power of the enemy, papasok na tayo sa spiritual realm na yun. So our war, focus talaga sa spiritual. Bibigyan ko po kayo ng ano, ng dalawang scenario. Kasi sinabi kanina, all. Pero bakit maraming Kristiyanong hindi nananagumpay? Merong mga Kristiyanong dito, pagdating sa blessing financially, tagumpay. Pagdating dito sa temptation, bang. Pagdating sa pagsisinungaling, bang. Sa paglilingkod, laging present, tagumpay. Pero sa pakikitungo sa kapatid, bang. Kung totoo ang sinabi ng Bible, na all, etong scenario na to, obvious, yung kinuwento ni Kuya Chris last Friday, yung patungkol dun sa, yung tinanggap na nila yung Holy Spirit sa Acts, at pagkatapos lahat ng power no na perform nila, nandiyan yung panyo lamang no na o kaya yung mga damit ng mga apostol ng mga panahon na yun, dadalhin sa may sakit, gagaling. Tapos ngayon naiingit itong mga Hudyo, mga exorcist, sabi niya kami din kailangan magawa ito. So ginawa po nila yan sa Acts 13 and 16. Ang sabi, and the man in whom was the evil spirit lived. Ay, teka lang, hindi ko nasama yung 15. Ikukwento ko. Tinry nila. Sa pangalan ni Jesus, sabi niya, na ipinangangaral ni Pablo, ikaw, masamang espiritu, lumayas ka sa taong ito. Anong sagot ng espiritu? Masamang espiritu. Teka lang, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Pablo. Pero kayo hindi. Sinunggaban ngayon. Winarakwara kang damit. Hanggang makalabas hubot-hubad, kahihiyan po ang inabot. Ano? Ano muna nakita natin doon? They are not authorized. They don't have the authority. They are not enlisted. Kaya sila talunan. Eh, eto naman sa Mark 9:14-29. Eto naman po ang scenario dito. Kinuha ko lang po yung pinakaki. Ang scenario dito, yung mga apostol at iba pang mga disciples, 70 yun.
sinend ng Lord, ang sabi niya, sige, pumunta kayo doon sa lugar na ganyan at magpagaling kayo ng mga may sakit. I-preach nyo ang gospel. I-baptize nyo sila sa pangalan ni Jesus, no? As a name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At palayasin nyo yung mga demonyong nasa sa kanila. No? Nagawa naman nila. Nagawa. Pero, meron sila ngayong na-encounter etong klase ng spirit, spirit of mute and dumb, pipe at bingi. Nagsumbong ngayon itong tatay nung bata. Sabi niya, nung nakita si Jesus, oh Jesus, sabi niya, etong mga disipulo mo, hindi nila mapalayas yung demonyo na sumasapi sa anak ko. Sabi niya ganyan. Ano ba nangyari sa anak mo? Mula pa po pagkabata, sabi niya, pipi na siya at bingi. Kapag po gusto siyang paghirapan ng masamang espiritu, pinapangisay siya, epileptic, lunatic. Kaya po yung mga may epilepsy dyan, huwag nyo lang pong titingnan ng medical side. It also has something to do with spiritual. Nag-epileptic siya. Bumubula daw ang bibig. Pagbabasahin nyo po yan, puntahan nyo po yung Mark chapter 9 verse 14 to 29 yan. Describe dun, bumubula ang bibig, no? Nangingisay. Tapos, tinutumba siya kung saan pa may apoy. Para talagang gusto siyang patayin nung evil spirit na yun. Ano sabi ni Jesus? Isang sabi lang, ikaw, espiritu ng pagkabingi, no? At pagkapipe, umalis ka sa batang ito. Nangisay ang bata, antimano, umalis ang masamang espiritu. Bakit kaya? Bakit kaya hindi nila napalayas? Kasi may mga napagaling sila eh. May mga napalayas din sila mga demonyo. Bakit kaya dito hindi? Ibig bang sabihin, hindi pala lahat yung sinabi kanina sa Luke na overcome all the power, some lang pala. Yun po ang ating aalamin ngayon. Para we will come out victorious. Okay, we are warriors, we are soldiers. Hindi tayo pupunta sa gera nang hindi handa. Kasi nga, spiritual warfare. Kailangan, ang title natin, armed. Yung iba, pag sinabi nilang armed, akala nila, pag may bagil ka, no? Pag meron kang mga battleship, pag meron kang mga, ano tawag doon? Tora-tora bang-bang. Hindi po ako magaling sa mga ganyan. Anyway, pag may mga armas ka, kumpleto ka sa armas, no? At naka-uniform ka, ready ka na. Hindi po ganun. Kailangan ready tayo, isip, katawan, puso, pati yung uniform natin. Iisa-isahin natin ngayon. Authorize ang letter A, kailangan meron ka nito para ka manalo. Kailangan kumpleto tong lima na to. Para lahat ng aspeto ng ating buhay, panalunan natin. Napakaganda nito eh. Habang pinag-aaralan ko to, I'm really amazed. By the way, ito pong message na to, ginising ako ng Lord ng 2 a.m. ng madaling araw. Bandang alas 4, tapos na siya. Tapos nung inaaral ko, gusto kong palitan. Hindi ko po talaga mapalitan. As in, eto talaga. Okay? A! Una, sabi ko na kanina, kailangan authorized ka. Authorized for an aim. Dalawang aim. Hindi ka pwede pupunta sa gera nang wala kang aim. Ano yung aim? That is the mission. Tama po ba? Pag authorized, kailangan pinili ka. May authority yung binigay sa'yo. So, kailangan you are authorized for an aim, or in another word, you are anointed for a mission. Kaya kailangan abay tayo dun sa vine. Yan yung tinuro ni Kuya eh. Susunod ka dun sa pinaka-commander. Ano ibig sabihin ng authorized? Yun yung authority. Yun yung sinabi ko kanina, di po ba? Ibinibigay yan ng Lord. Whose authority dapat meron ka? Ang dami rin nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Ang dami rin nagpapagaling. But whose authority meron sila?
Di po ba? Nakakapagpagaling sila, tama? Nakakapanghula sila. Accurate pa nga eh. Ah, yung wallet mo, dun. Sa kahon ng asawa mo, tinago niya. Nakakapanghula talaga sila. Pero tayo, dapat, ang ating authority ay galing sa tunay na authorized. Ang sabi sa Matthew 28. Ayun, salamin ko po. Hindi ko na po sinulat kasi. Pasensya na, matanda na. Ang sabi po sa Matthew 28, verse 18, and Jesus came up and spoke to them. Kausap niya itong mga disciple, yung mga sinend niya, at iba pang mga believer. And saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So, lahat ng authority, kanino galing, na kanino? Kay Jesus. So, siya ang sole authority na dapat magbigay sa atin ng anointing. Siya ang mag-authorize sa atin. Siya pumili sa atin. Pagkatapos, kailangan tama yung pumili, which is Jesus Christ. At dun nga pumasok yung Luke chapter 10, verse 19. Yung appointed ka. Sabi niya, di ba? And I am giving you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. So, in-appoint ka na. Tama na po ba yun? Wait, kailangan meron kang insignia. May tsapa ka. And that is the Holy Spirit. Sa Luke 24, verse 49, sabi, and behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you clothed with power for on high. At nangyari po yun sa Acts chapter 2. Dumating yung Holy Spirit. Ang galing, ano? Kompleto ka na. Tamang authority, tamang appointment, at meron ka pang tsapa. Tama na po ba yan? Kompletuhin natin para panalo tayo talaga. Kailangan alam mo ang mission mo. Hindi po pwedeng pupunta tayo sa gera. Ano, maglalaro ka dun? Magpipiko? Jack and Poy? Hindi. May mission tayong dala-dala. To enlarge God's kingdom. Ano po ang sabi diyan? Sa Matthew 28:19-20, kasunod po yun, ha, nung doon sa authorized. Ang sabi po doon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I command you. And lo, I am with you always, even to the ends of the world. That is your mission. To go forth and spread the good news. Spread the kingdom. Sinabi din niya sa Matthew 10:7-19, preach the kingdom, heal the sick, cast out demons. So magkakasama yun. Magpo-preach ka, mag-heal ka, at magka-cast out ka ng demons. Yan ang mission natin. Yan din po ang sinabi sa Mark 16, verse 15. Alam mo na ang mission mo ngayon? Alam na natin ang mission natin? Enlarging the kingdom? Alam mo, nakakatuwa po yung mga worship team. Kasi, sila na yung nag-share ng ano, sa evangelism. At nakakatuwa, yung mag-asawang Pascual, hindi sila part ng music, nagsusumiksik sila dun. No? Nagsusumiksik sila dun. Napakaganda nun, no? Hindi ka pinili pero nag-e-enroll ka? Sigurado may promotion yun, di ba? Kasi yung enthusiasm mo nando doon eh. Enlisted ka na, huwag ka lang umupo, magsumiksik ka. No? Magsumiksik ka dun sa mission na talagang dapat gawin. So, kung authorized ka na at alam mo ang mission mo, panalo ka na? Di pa. Kailangan, sa letter R, ready ka. Kapag ready, trained yan. Tama? Ano ang dapat nating i-train? First, our mind. Pag pumasok ka sa pagiging sundalo, anong ginagawa? Ina-isolate ka sa family mo for the training. Ina-isolate ka sa mundo. Para ano?
para masaturate yung isipan mo nung pinaka-manual nila, kung ano talaga dapat ang gagawin. So dito, we must isolate. Sabi po sa Romans, di po ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, kung ikaw ay tinanggap mo ang Lord and you are enlisted as a soldier, iiwanan mo yung mga makamundong bagay. Dito ka, sa Bible study, sa gawain ng Lord, para masaturate ang isip mo ng mga, kung paano mo, di ba? Yung paano mo gagapiin ang kaaway, paano mo magagawa yung mission mo. So therefore, we have to change our mind. Ephesians 4:23-24, ipuput on daw po natin yung ating new self. Iwanan mo yung old self mo. At alam niyo po ba sa pagiging sundalo, naranasan ni Mami kasi di po ba pulis si Daddy, no? Iwanan mo yung pamilya mo. Kahit may sakit siya, pag sinabing may gera, idadalin ka doon, dadalin ka talaga doon. Nakita niyo po ba yung nakikipag-gera sa mga abusayak? Hindi po ba? Kahit ayaw na nila, kasi siguradong slaughter ang mangyayari sa kanila, wala silang choice kundi obey yung mission na sinumpaan nila. So we have to train our mind sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Change our mind. Huwag tayong mag-conform sa mundong ito. Okay? Number two. Kailangan alam natin ang tactic ng kalaban. Kailangan alam natin kung sino yung kalaban natin. Diba? Ang kalaban natin, abusayak! Sana walang nanonood na ako sa'yo. Baka pasabugin ako dito. No? Tapos pala, napunta ka doon, may nakita kang ibang grupo. Nag-hallelujah. Silang binaril mo ng binaril. Kumbaga, hindi ka pwedeng mistaken ng identity. Tama, kaya di po ba may mga practice sila ng shooting? May lalabas na anong tawag doon? Victim ba tawag doon? Or hostage. Tapos yung iba, mga collateral damage. Hostage-taker. Ayun. Diba, yung kalaban talaga, yun ang titirahin lang. Tapos yung mga hostage, hindi. O kaya yung mga civilian na tinatawag. Di po ba? Kaya kailangan alam natin yun. Tatargetin natin yun kung sino lang talaga. Dito naman papasok yung tinuro ni Kuya Eric. We must test every spirit. Sa pamamagitan nun, sa pamamagitan ng Bible study, nalalaman natin, oh, ito pala ang scheme ng kaaway. Anong scheme niya? To lie. Papaniwalain ka sa mga pangakong makamundo. Ayan, ang mga in-offer niya. So, kailangan alam natin sinong kalaban natin. Ano pa nga po? Ang sabi pa dun sa ano? Ang dahilan pala, nung kanina, bakit hindi na drive out? Kasi nga, hindi nila alam. Kulang sila sa knowledge. At yung kasunod doon na sabi, ang tanong nila, why could we not drive it out? Kung sanang nag-attend sila ng Bible study, alam nila bakit eh, no? May kulang pa pala. Kung nandito sila ngayon, malalaman pala nila. And we are really blessed na malaman natin kung papaano. Ang characteristic daw po ng enemy ay sa Ephesians, di ba? For we wrestle not against flesh and blood, but against the principality, against the ruler, and authority of the air. So, ang kalaban natin, not flesh and blood. Hindi mo kalaban si Kuya Chris. Hindi mo kalaban si Kuya Len. Hindi si Ate Elsa. Sinong kalaban natin? The spirit na nagdo-dominate sa kanila. There is a spirit dominating them. Dominating us. Ano yon? Spirit ng chismosa. Ano pa? Espiritu ng kayabangan. Ano pa? Diba? Espiritu ng pandalait. These are the kinds of spirit na binabattle natin. Mga simpleng spirito pa lang yan. Ang major spirit ng kasinungalingan.
Espiritu ng disobedience. Kailangan kilala natin yan. Pag nakita natin si Kuya at nagkukwento siya ganyan, hindi si Kuya ang katarget mo. There is a spirit behind. Ano yung nabanggit ni Kuya Eric noon? Ang sabi niya kay Peter, sabi ni Jesus, "Get behind me, Satan." Tinawag niya diretso si Peter. "Get behind me, Satan." Hindi ko sasabing, "Get behind me, Joanne." Hindi. Ang kalaban natin is the evil spirit. It is Satan. Huwag natin pagtiestahan ang isang kapatid kung meron siyang mga kahinaan. Let's pray for him. Pagsama-sama tayo, join force, iligtas natin siya. Sila yung mga nire-rescue. Diba? Sila yung mga nire-rescue. So alam natin ngayon, ang kalaban natin is not against flesh and blood, but against the spirit of the air. Hindi mo kalaban ang asawa mo. Hindi mo kalaban yung mga anak mo. But the disobedient spirit na nandoon sa mga bata, yun ang kalaban mo. Yun ang i-battle mo. Huwag mong sasaktan ang mga anak mo. But keep praying, battle for your children. Dahil hindi nila alam ang dahilan bakit hindi nila napalayas yung espiritu ng pagkabingi at pagkapipi. Sabi niya, "Why could we not drive it out, Lord?" Eh, napalayas naman namin yung iba eh. Nakapagpagaling kami. Ito ang sagot ni Jesus, di ba? Sa Mark 9:21, kasunod niya lang. Ang sabi niya doon, "For this kind of spirit could only get out through what? By prayer and fasting." So pag nagte-training tayo, tinitrain natin yung isipan natin. Tinitrain natin yung ating knowledge about the Word of God. Yung ating kakayahan. Yung ating kung paano natin gagamitin yung kapangyarihan at pinagkaloob sa atin. No? At malaman natin kung sino yung mga kalaban natin, mapinpoint natin. And then, hindi pa pala sapat yun. Kailangan prayer and fasting. Natanong nyo na po ba sa sarili nyo? Etong mga disciple, kasama nila si Jesus for so many years, iisa lang ang hiningi nila kay Jesus na ituro sa kanila. Ang sabi, "Master, teach us how to pray." Siguro kung ako yung panahon na yon, "Uy, turuan mo ako kung paano palayasin yung klase ng espiritu na yon." "Ay, paano gumawa ng tinapay?" "Jesus, turuan mo ako paano magparami ng isda." No? "Paano mo mapasunod ang hangin?" Pero hindi yun ang tinanong nila. Ang inask nila, "Teach us how to pray." Alam niyo po kung bakit? Kasi yun ang lagi nilang nakikita na ginagawa ni Jesus. Madaling araw, nandun siya sa solitude place. Nananalangin. At paglabas niya, no, for the mission, hindi na siya nananalangin. Hindi na. Isang sabi niya lang, "Masamang espiritu, labas." Sunod agad. Eh, pero itong mga Christian na to, baka tayo minsan nagawa natin, "You evil spirit, in the name of Jesus, in the name of..." Namamaus ka na. Wala pa rin nangyayari, nakangisi lang sa'yo ang spirit. Kaalamin ito. Diba? Meron pa akong nakita, yung Bible, tinahampas, "Masamang spirit, labas ka yun. Nalis! Ang pangyarihan, bigay sa akin ni Kuya." Wala. Namaus na. Wala pa rin nangyari. No? Yung iba, nag-quote pa ng maraming Bible verse. Wala pa rin nangyari. Bakit? Kulang sila sa prayer. At hindi lang yon. Fasting. Anong sabi kanina dun sa ano? "Know your enemy." Ang kalaban natin na si Espiritu. Kaya kailangan malakas tayo Espiritu. Hindi itong katawan natin to. Let us train our spirit. Kapag yung pong fasting is abstinence, no? Pwedeng pagkain, or kung ano mga bagay na bibigay pleasure sa katawan mo. Gutumin mo yung katawan mo at busugin mo yung spirito. Para pag punta mo sa gera, sigurado yan. Isang sabi mo lang sa masamang espirito, lalayas yun. Katulad ng ginagawa ni Jesus. Remember si Jesus nag-fast, prayer and fast din siya?
Sinong tumukso sa kanya? Si Satan mismo. At ginawa ni Jesus yung prayer and fasting bago siya pumunta doon at mag-perform ng miracle. Ang unang miracle niya yung paggawa ng alak. After nun, wala. Nag-prayer and fasting muna siya. Tapos nun, tuloy-tuloy na. Kaya kailangan, kung meron tayong gegerahin, no? Gegerahin, war. Kung meron kang problema, don't treat it as physical lang. I-treat natin siya spiritually din. Both, hindi nawawala. Huwag naman tayong hyper faith. Masakit ang tiyan ng bata, in the name of Jesus, hindi pala kumain. Pambihira naman yun, no? Ay, kahit buong maghapon kang magtatalak ng in the name of Jesus, hindi talaga, kasi gutom pala yung bata. So, kailangan din natin po ng dalawa. Okay? So, alam na po natin bakit hindi na palayas. Kasi mas malakas pala yung katawan nila eh. Imbes dun sa spirituality nila. So, try po natin minsan ng prayer and fasting. Marami po nakaranas niyan. At talaga namang nakakadalawa na tayo. Nasa M na tayo. Arm. Sa M, kailangan may mastery. Kung alam mo yung manual mo, alam mo din kung paano gagamitin yung weapon mo, tama? Pwede mo bang sabihing handa siya, hindi niya alam paano maglagay ng magazine? Yung dati po dyan sa RKH, kinukwento nung kasamahan namin, pagbunot niya ng ano, yung holster, nakapasok pa rin sa baril pagtapat niya dun sa kalaban. Kasi nang i-snatch eh. Pagbunot niya, pati holster nandun, tama po ba yan? Diba? Hindi niya alam pa paano gamitin yung weapon. Tayo, kailangan alam natin. At saka hindi ka pupunta sa gera na hindi ka naka-uniform. Yun ang identification mo eh. Di ba? May uniform ang mga soldier. Para, una, alam nung kakampi mo, nakakampi ka ba kaysa ka sa binaril? Kasi dahil yun yung uniform, di ba? So, kailangan nasa uniform. Bakit? Protection din yun eh. Yan yung tinuro ni Kuya Ed. Yung full armor of God. Kaso, hindi lang sapat na alam mo na may full armor, na sinuot mo siya. Alam mo ba ang gamit nito? Dalawa po yun. Sa Ephesians 6:10-18, dyan po, pakibasa nyo na lamang po, dyan po sinabi kung ano po yung mga armor of God. Okay? Ang usefulness ng armor of God, number one, offensive. Ito yung girdle of truth, breastplate of righteousness, shoe of gospel of peace, shield of faith, and helmet of salvation. Yung mga yan, kung naka-attend po kayo ng mga prayer meeting ng mga nakaraan, diniscuss po yan ng napakaganda. Yan ay sinusuot for your protection. Pag atake ng kalaban, naka-shield ang ulo mo. Diba? Meron kang kalasag. At yung sapatos mo, eh kung matindik dun sa lugar na yun. Okay? Yung mga bato, matatalas. Makakalaban ka ba ng maayos? Kaya kailangan may sapatos din. Ano pa? Ayun. Yung mga apat na yun. Kailangan suot mo yun. Para pagpala sa'yo ng kalaban, hindi agad didiretso. Lalo na made of bakal pa yata yung mga yun, baka gold pa yung iba, no? Ang nakakalimutan ng Kristiyano, although siya ay authorized, alam niya ang mission niya, alam niya na kung sinong kalaban niya, no? Nag-prayer and fasting siya, eh, hindi niya naman alam gamitin. Puro lang siyang kalasag ng kalasag, puro lang siyang iwas ng iwas, hindi siya lumalaban. Hindi po pwede yun. Meron po ba sa gerang nananalong hindi umaatake? Di mo ba? Umaatake tayo. Aatake tayo. Yun po yung tinatawag na defensive. Yan po yung sword. Kaya meron kang sword. Yan yung pang-atake mo. Yan yung salita ng Diyos. Hindi yung... Kakatama po ng kakatama ng helmet, sigurado ko, hihina din yan. Kahit po yung breastplate, kakatama ng kakatama yan, makakapasok yung
yung pana o kung ano mga itinatarak sa iyo. Gamitin mo yung sword mo. Na imbes na ikaw pang masaksak ng masaksak, gamitin mo. Ang problema nating mga Kristiyano, hindi natin ginagamit yung defense. Palagi lang tayo dun sa safe place. Ay, kasi baka ma-offense si ate. Ano yung offense? Ang defense doon, napitan mo si ate, atake! Hindi mo po siya i-offense, syempre. Atake ng pagmamahal, ng pangunawa. Kapag-usap tayo. Gamitan natin ang word of God. Bago mo atakihin, manalangin ka muna. I-apply mo muna yung pangalawa. Para masigurado, winner. Amen? Nakakalimutan natin yung ano eh. Alam lang natin, meron tayong ano, meron lang tayong armor. Hindi natin alam paano gamitin. So, kailangan gagamitin natin lagi, most of the time, yung ating defensive weapon, which is the sword of the Spirit. Yan yung salita ng Diyos. Yan yung lahat ng pinag-aaralan natin. At syempre, kumbaga sa ano, may baril ka na, no? Meron kang grenade, may basuka ka pa. Ito yung tawag dun. Ang pinaka, the powerful of all weapon. Napapanood niyo po yung mga pelikulang mga English movies. No? Mabuti pa silang mga masasama. Palagi nilang Jesus! Oh, Jesus! Paano ginagamit na lang nilang pamura yung pangalan ni Jesus? Napapanood niyo po ba yan? Lalo yung mga negro sa mga movie, mga puti. Diba? Meron pang, fuck Jesus. What is this? Oh, my G. Pero tayong Christian, halos hindi marinig sa bibig natin ang pangalan ni Jesus. Ito yung missile natin eh. Ito yung pampatumba ng kalaban. Anong sabi doon? Philippians 2:10-11, at the name of Jesus, all will bow down. At the name of Jesus, all will bow down. There is no name above all names but the name of Jesus. Ang sabi doon, ask anything in my name at ibibigay ko sa iyo. Ang sabi doon, di po ba? Ask anything in my name and I will give you. Ganun ka-powerful yung pangalan, bakit hindi natin ginagamit? Mas tinatago natin. Samantala nga yung mga nasa labas eh, ginagamit nilang parang manilang eh, sa pagmumura. Jesus, Jesus. Oh, holy Jesus. Pero actually, nagmumura sila. Kung sure ako, lagi kayong nakakapanood ng ganyan. Gamitin natin yung power natin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May mga time na sinasabi, di ba, na pumunta kayo doon, mag-heal kayo ng sick. May time na ipagpapray mo lang siya. Pero may time na hindi mo siya ipagpapray, kundi i-rebuke mo siya using the name of Jesus. At doon sa mastery, kailangan, kilala mo nga ang kalaban mo. Tingnan niyo si Jesus. Palagi niyang, kailangan, napipinpoint niya kung sino yung kalaban. What is, sino ka? Legion. Di ba? Sino nagpapahirap sa anak mo? Espiritu po ng pagkabingi at pagkapibi. So may pangalan. Kapag ka nagre-rebuke tayo, let's say mga sa asawa natin, no? Spirit of misunderstanding. These are kinds of spirit. Spirit of stubbornness. These are kind of spirit. Spirit of what? Vices. Ano? Spirit of addiction. Marami yan. Kailangan ipipinpoint natin. You spirit of addiction, we cast you in the name of Jesus. Bakit every name shall bow under the name of Jesus Christ. Be it sickness. Ikaw cancer, mention the name. Bow down in the name of Jesus. Kaya po yan ang mahalaga. Bakit inutusan si Adam na bigyan ng pangalan lahat? Para, kasi lahat ng pangalan under sa power and authority ni Jesus Christ. So let us use it. Huwag nating sayangin yung kapangyarihang ipinagkaloob sa atin. Amen? Sayang!
Sayang. Nung nasa RKH po ako, ako'y aping-api. Kawa po. Meron po doon. Pagka may mentionin ko yung about sa blessing, oh, God is good, don't worry about it. Everything will be okay. Istakfaralah. Gaganon-ganon siya. Istakfaralah. Tapos, naka-smith. Gaganon talaga. Alam niya po, hindi ko siya dinidiretso yung in Jesus name. Pagtalikod niya, sinusundan ko siya. Opo, sinusundan ko. Totoo po yun. Jericho March. Yung kapit kwarto mo, tapatan mo yung kwarto niya. In Jesus name. Akala niyo po, biro? No, it's true. Totoo po yun. At maraming beses na patunayan namin, mag-asawa, we have cast out hindi lang sakit, kundi yung klase ng sakit. Meron po kaming, naikwento ko na po to. Meron po kaming pinuntahan nun. Pinsan po ni Kuya Benji. Kilala niyo siya, yung dating mga atin sa atin. Pinsan niya. Nagkaroon siya ng parang blockage daw dito sa naipitan ng ugat. Ang nangyari, lumalaki yung tiyan niya, hindi siya makaihi. Tapos yung kulay niya, ma-brown-brown na. Pagka naglalakad siya, konti pa lang, nanghihingal na siya. Pag nagkukwento siya, nanghihingalan din siya. In short, ang sabi ni Kuya Benji, ate, sabi niya yung pinsan ko kasi baka pwedeng ipag-pray natin after ng service. Because sige, mauna ka na dun, sabi ko ipag-pray mo. Pagkatapos, kung okay na, uwi din na kami pupunta. Nagpa-plan siya si Bernard eh. Napakasipag na asawa. At pagkatapos po, in short, ate, di ko kaya. Punta ka dito. Sabi ko, da, iwan mo muna yung planchahin, tara. So, sinama namin yung isang kapatiran na nakaranas na rin ng healing. Si Ate Beth. Pagpunta namin doon, awitan, nag-preach ng konti si Kuya Bernard, nag-pray. Walang nangyayari sa kapatid. The Lord spoke. The Lord showed a vision. Sabi niya, meron siyang unforgiving spirit. That is the cause. Bakit siya nagkaganon? Tinanong ko siya, te, okay ka lang? Nihingal ako. Kala niya yung okay ka lang, yung nararamdaman niya. Meron ka bang kadali? Meron ka bang taong kinaiinisan mo ng toto? Umiyak siya lang, umiyak. Sabi niya kasi, assistant teacher siya. Kasi meron isang Pilipino doon eh, na kung makapandait sa akin, grabe. Marinig ko lang ang pangalan niya, grabe na ako nanginginig sa galit. Ate, let go of her. Kung gusto mong makaranas ng kagalingan sa oras na to, let go mo yung forgiveness. I-let go mo yung bitterness. Sabi ko, let's mag-pray tayo ulit. Pero this time, i-mention mo yung pangalan ng tao at sabihin mo, nile-let go mo na siya at pinapatawad mo na siya. Lahat ng anger mo and bitterness mo sa kanya, nile-let go mo na. Nag-pray po kami muli. Pagka-pray ng tao, sinabi niya yon. Nahiga po siya sa... Kasi nakaupo lang siya, hindi niya kayang tumayo. Few seconds. Ginising ko, te. Ano sabi niya? Para lang ako nagdahilan. Ha? Naiihi ako. Instant. Umihi po siya. Sinamahan siya ng asawa niya. At nakapaglakad siya. Nakaihi po siya. Ang sabi ni Kuya Bernard, ate, gusto lang natin ipakita, i-confirm natin that the Lord is a healer. Punta ka pa rin dun sa appointment mo Wednesday, daddy, no? Ipa-check mo ulit. Check ulit. Alam niyo po, Miyerkules ng gabi, tumawag sa amin si Kuya Benji. Te, lumabas ang result. Anong sabi ng doktor? Paano nangyari na nawala yung pagkabara? Ni-request po namin yung kapatid kung pwede siyang dumalaw sa simbahan namin at magpatotoo. Yung aming pong gawain, simbahan, doblehin niyo po ito ganong kahaba. Ang unang fear niya, baka hindi siya umabot sa sobrang haba, hihingalin siya. Sabi ko, have faith, you are healed, and you are well. Nilakad niya mula doon sa dulo hanggang sa pulpit. Pagdating sa pulpit, nagpatotoo po yung kapatid. God is a healer.
and there is power in His name. Amen. Jesus above every name. Even itong klase ng sakit na to, pinagaling niya. And even itong klase ng katigasan ng puso, unforgiveness, bitterness, pinagaling niya. So kung meron tayong ka-family members na hindi pa natin nalilet go, or sila yung merong galit sa atin, let's pray, or not pray, let us cast out the spirit ng unforgiveness sa family natin. We have the power, we have the authority. Let us do it. Let us do it. Isa pa si Ate Beth, yung isang kapatiran namin na kaya ako sinama, nakaranas din po yun ng kagalingan. Nagkaroon siya ng mayoma. Hindi siya makalakad, ganito na po siya maglakad. Pag natagtag yung kotseng ganyan, konti lang, masakit. Meron kaming kasama sa simbahan na bago-bago pa lang siya noon. A prayer meeting, ipagpapray itong si ate. Ang sabi niya, oh, eh bago eh. Hindi naman din po namin, ano, bago pa, pinabayaan namin mag-pray. Ang sabi niya, eto ang sword ng... Totoo po to. Eto ang sword ni Jesus Christ. Mga ganun. Promise. Ikaw, ano... Eh, yung kapatid daw niya, kasi masaldak lang ng konti yung, ano ba sa Tagalog, kaldag ng konti yung kotse. Ang sakit na eh. Tapos ginanon pa niya. Tapos, edi nagugulat kami ganyan. Sa totoo lang, na-defocus po kami sa kanya. Sabi, ikaw pa ang kukulang! Sabi niya gano'n. In the name of Jesus! Huh? Alam mo po, ang ginawa ko, intercede ako sa likod. Siya na yung kinakast out ko, yung kapatid na gumagawa nun. Siya na. Nung pagpasok sa kwarto, sabi ko, sige, te, pahinga ka muna. Pagka bangon niya, pinag-pray. Tapos, nagpa-ultrasound. Meron nga, may size, pinakita dun sa palpi. Kasi nga, prayer meeting, di ba? Yun ang pinagpa-pray namin, pinagpa-pray. Ngayon yung asawa, gusto niya siyang iuwi sa Pilipinas. No? Kasi gusto na ipa-opera kasi hindi niya maa-atim na yung asawa niya, ganun ang nararamdaman eh. Palagi nakabaluktot ng ganyan kasi pag umunat lang ng ganyan, masakit na yung kanyang puso. Okay po? Ngayon, ang nangyari, pagtatawag ako sa kanya, te, kung naghahanap na ng ticket, hindi! Huwag ka papayag! Sabi ko, have faith in Jesus Christ. You're going to be healed. And actually, you are healed in the name of Jesus. Ang sabi, by the stripe of the Lord Jesus Christ, we were healed. No? I-apply natin yung hermeneutics. Past perfect tense. Every kind of sickness, healed. Past perfect tense. Because healed ka. Okay, te, sige, sabihin ko, hindi muna. Malakas na naman ang faith. No? Pag hindi niya ako kausap, gusto na naman umuwi. Ako si matigas ang ulo, hindi te, wag. Second ultrasound. Alam niyo po nangyari, you will not believe it. Yung from left na myoma, napunta sa right. Ang sabi ko, that is just an imaginary na myoma na nilalagay ng kaaway sa'yo. Paano nangyari ang myoma mo'y gumapang-gapang dyan? Oo nga te. Alam niyo po lahat ng pastor, kinukulit ko, ako po makulit ako pag may gusto talaga ako. Yung mga pastor namin, inaaya ko sila, punta tayo doon kalati, Beth, pag-pray natin siya. 3 times. Yung 3rd time, napuspos po kami ng banal na espiritu. We were singing, we were laughing, we were jumping, we were running. No? At pagkatapos si Ate Beth, napuspos din ng banal na espiritu. You know what? Friday po yun ang gabi. Pagka-Tuesday, ultrasound, klaro. I have these people as a living testimony na mayroong kapangyarihan ang isang Kristiyano. At mayroong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Takot lang tayo. Meron tayong kapatiyan dito. Hindi ko na po may mentionin ang pangalan. Doon sa kanyang accommodation, lagi siyang may nararamdaman. Tinawagan niya ako. Sabi niya, te, kasi ganito niya. Let us pray. Instant, sa oras na yon, nag-pray kami.
May naramdaman pa siya? Tapos na. Wala na. Kapatiran ko natin ito. These are evil spirit are true. Kung paano naniniwala tayo sa demonyo, mas head yun eh. Pininiwala mo yung head, di mo paniniwala yung mga ano niya, minions niya. Alam niyo po, ang problema lang, dito tayo sa ex, sa E, nawawala. Nawawala yung execution kasi. Ilang taon na, na natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, ilang taon na tayong umaaten, and yet, hindi natin na-execute. Hindi natin isinasabuhay. Hindi tayo nagtitake courage na pumunta dun sa battle. Anong first mission? Hindi naman laging battle na ano eh, di ba? Na, aba, ikaw ay Christian, oy, saan may demonyo dito? Sino mga sinasalpian dito? Hindi naman ganun. Hindi ka pupunta dun, maghahanap ka ng mga masasamang espiritu para patunayan mo yung kapangyarihan mo. Ang first mission application, evangelize. No? Family, have a reconciliation. Number one, forgiveness sa puso. Una, sarili natin, let us forgive ourselves. Bumagsak na naman ako, Lord. Ang Lord, pinapatawad ka niya ulit-ulit, pero ikaw ayaw mong patawarin. Forgive ourselves. Action in full confidence. Dito papasok yung turo ni Kuya Bernard. Dahil dinaanan mo na yung tatlo kanina, authorized, you know the mission, you are ready, you have the mastery of your weapon, execute it. Alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Sino yung mga tamilmil? Yung mga hindi sigurado sa sarili nila. Yung hindi nila alam ang identity nila. Anong identity po natin? We are Christians. At hindi lang tayo we are Christians, we are authorized Christian. We are warriors. Panindigan natin yun, paniwalaan natin yun. Para paglabas natin, we have the full confidence. Kulang tayo sa confidence, baka kasi ma-offend siya. You are set para maka-offend. Sabi, kung hindi mo if you will not hate your mother and your father and your brother and your sister, you cannot follow me, ang sabi ng Diyos. Kaya be ready for that. At ganun ang mga soldier, iiwanan mo talaga ang pamilya mo para sa mission mo. Ganun po tayo. Ganun po tayo. Kaya yung execution niya yan, nung natanggap na nila yung Holy Spirit, which natanggap na natin yung Holy Spirit, refer tayo sa book ng Acts. Napakaraming miracles, napakaraming wonders, napakaraming tumanggap, no? Very bold silang magturo. Grabe, biruin niyo yung isang nasasapian ng masamang spirit doon. Yung nakakadena siya, nawawasak na yung kadena. Kayo po napapanood natin sa TV, based lang sa Bible yun. Doon nila nakita. Napapatid niya yung mga kadena niya. At pagkatapos, andun siya sa graveyard, nakaupo. Doon siya naghihintay. Nang wala. Pero napagaling lahat yun. Execute. Pag po sinabi, kasi hindi ko ginabi word na application. Kasi execute, yun yung ginagamit ng mga nag-i-implement with authority. So, tamang-tama po yung word na yan for us as Christian. Okay? Ayan, accompanied ng signs and wonders. Pagka nag-preach ka, sinabi mo yung kingdom ng Lord, tinanggap nila, kahit yung mga tumanggap, ayun po yung signs will follow. Ang sabi niya. And these signs will accompany those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak in tongues. They shall take up serpents. And they will drink deadly things, blah, blah, blah. And they will not die. Yun po yun. Pag tinanggap natin si Jesus, maski yung pinreacha natin na tinanggap si Jesus sa buhay nila, they will have the same power and authority. Same po din yan sa Romans. Etong last, devote to dominate.
Pag po sinabing devote, religiously, hindi pumapayda. Tama? Diretso, dire-dire-diretso. Unahin ko yung Dominic. Eto yung kanina in-execute mo, hindi mo lang in-execute ng isang araw. Di ka nakapagpagaling ka ngayon or naipag-pray mo ngayon si kapatid, tapos na, hindi po. Kapag dominate, leading out your designation. Ano yung original designation natin? Sa Genesis 1. Let us create a man according to our image. And let them dominate the earth. Or let them have dominion over the earth. Ito yung original na mission natin. Having dominion over the earth. Tayo dapat ang ruler ng earth na to. Ang nangyari, because of sin, napunta kay Satan. Siya ngayon ang prince ng earth. Siya ngayon ang ruler ng earth dahil sa kasalanan. Kaya tayo ngayon, imbes na tayo ang nagdo-dominate, we are under the dominion of Satan. Eh, Ate Irene, paano naman yun? Sabi mo, nasa akin yung authority. Sabi mo, nasa akin yung Holy Spirit. Paano mangyaring nadodominate pa ako? Paano nangyari? Yung halimbawa ko po kanina, yung isang pinalayas na yung legion, yung pinalayas na mga demonyo sa kanya, hindi niya alam eh ang ginagawa niya. Hindi niya alam na hubad siya. Hindi niya alam na nagwawala siya. Hindi niya alam. Kapag you are subject or under the power ng isang mas malakas sa'yo, di ba? Parang pagka sinabi, nadodominahan naman niya ni Juan eh. Kasi mas malakas sa kanya, may mas malakas, kaya nadodominate. Meron bang nadodominate na mahina? Hindi, di ba? So ngayon, may pagkakataon na may mga Kristiyano na dahil hindi nila nililive out, okay? Hindi nila ini-impose yung buhay Kristiyano, lumalakas ngayon ang kalaban sa'yo. Kaya ikaw ang nadodominate ng kalaban. Hindi na tayo mapoposes, but we are still under ng dominion ni Satan. Sa parang paraan? Eh, araw-araw na lang, nagsisinungaling tayo eh. Whose power we are? Kung nagagawa natin yun, araw-araw, nandadaya tayo, nangungupit. Araw-araw nang tagchichismisan tayo. Whose power ang nagdo-dominate sa atin nun? Diba? Depression. Lagi kang malungkot. Laging negative ang iniisip mo sa kapatid. Or nakita mo si kuya, ayan na naman si yabang hangin. No? Whose power is dominating you? At ito pa, no? Nagbibiro. Ibabalot ngayon sa ano? Sa cotton candy. Yung candy coated na sinasabi, joke lang. Pero ang totoo, may ibig sabihin yung joke mo. Whose power under ka? Sino nagdo-dominate sa'yo? So kailangan bumalik tayo dun sa original. Kaya nga ginawa ng Lord yan lahat para sa atin, para bumalik tayo sa original na purpose natin to dominate. Be like a lion. Alam niyo po ba ang lion? Hindi po pwedeng yung herd niya, no, yung pack niya, siyang lion doon at may bagong pumasok na mas malakas sa kanya. Kailangan ipakita niya talaga siya, puprotektahan niya yun. Kaya pag may pumasok na, let's say, temptation, automatic, tatayo ka in full authority. I rebuke you in the name of Jesus. Tatayo ka agad. Stand your ground. The same ang ginagawa ng mga lion. At ang lion, naaamoy niya yung takot. Kasi may napanood ako sa National Geographic, mga tao, sinisis nila yung lion, dahil hindi niya maamoy yung takot ng mga tao, ang lion ang tumakbo. Ang kaaway, naaamoy niya yung ating mga kahinaan. Naaamoy niya yung ating fear. At doon siya nagka-capitalize. Kaya nga, di ba, pinag-aralan natin, renew our mind, kasi ito yung battleground niya. Pag napaniwala ka niya sa kasinungalingan niya, then you are under his dominion.
pag sinabi na, you are weak, you are not a conqueror, you are not victorious, you are still a sinner, pinaniwalaan mo yun, therefore, you are under the dominion of the Satan. Kailangan tayo mag-dominate. Kailangan tayo parang mga leon. Anong roar? Roar! Daw. In Jesus' name! And we at ano yung roar natin? The Word of God! We evangelize! Yun ang paraan ng, ano, ng lion para malaman siya yung mighty. Roar! Amen! Hallelujah! In Jesus' name, I am wealthy. I am mighty. I am strong. Amen? Kaso, napapagod na ako. Ano ba yan? You're not dominating. Be like a lion. Rule the earth. Kasi like lion, nirurule niya yung jungle. Let us rule the earth. Tapos na si Satan sa buhay natin. Amen. Tapos na siya! Tapos na siya! Enjoy God's blessing, maging sa mga pananalapi, sa mga financial matter. Tapos na! Alam mo dati, nung pinag-aaralan ko to, naalala ko, si Bernard nun, ganyan sim ang kaso niya. 3 months, 4 months, hindi sumasahod. And that time, sabi ko, ang prayer ko, nagpo-pray ako, tapos pumasok na ako dun sa authority. You, Satan, I command you to get off your hands sa mga sahod ng asawa ko. In Jesus' name, I command you. Sabi ko, Lord, sorry, nalimutan ko yung authority namin. Bakit hindi namin kinumand yun? Naranasan na namin dati yun eh. So, kung meron kang problema sa company, kung ang boss mong problema, cast that out. Kilalanin mo anong klase yung espiritu. May problema ka sa mga kasama mo sa trabaho, they wanted to dominate you, no? Gusto ka nilang ibaba sa pinakamababang kalalagyan, cast that out. Spirit of jealousness, envy, let us cast it down. We are victorious. We are warriors. We are not just warriors. Mananagumpay in the name of Jesus. Amen? Amen. Pagka sa devote, kapag sinabing dominate, mag-i-impose ka ng given authority and power. Pag devote, constant imposing of power. Hindi lang one time. Hindi lang pag-araw ng Friday. Hindi lang pag-araw ng prayer and prayer meeting. Hindi lang sa araw ng Bible study, tayo nagdo-dominate. We must dominate every second of our life. Amen? Amen? Amen. Amen. Hindi ko nababanggitin ito patungkol kay Joshua. Alam mo yung pagka dinivote mo to dominate, wala kang ititirang kasalanan. Parang yung tinuro kay Joshua noon at saka kay Saul, hindi na-please si Lord kasi may in-spare si King Saul. Diba? Kaya ito sinabi, obedience is better than sacrifice. Kay Joshua, natalo na mga kalaban. Pero nasabi ng Lord, habulin! Na? Nag-retreat na eh. Pero hindi, habulin, patayin, lahat. Cattle, mga bata, lalaki, lahat. Alam niyo po kung bakit? Isang kasalanan ang matira, it will creep. Lalaki. Isang kalaban ang matira, gagantian. Tama? Gagantian. Kung ang kaaway, meron pang naiiwan sa iyo, meron ka pa sa isang sa aspeto ng buhay natin, pride, mag-aano siya dun? Dun siya mag-capitalize hanggang sa lumaki na naman ang lumaki. Then you are again under the dominion ni Satan. Don't let it happen. Immediately stand your ground. Wear your armor. Use them. Misailin mo siya. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ito dapat ang ginagawa natin. For us to devote.
Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is righteous, hindi ko na po mabasa, trustworthy, whatever is lovely, whatever is pure, whatever, everything is good. Dapat dyan pala tayo nagdudwell. Araw-araw, yan ang iisipin natin. Para walang room si Satan to dominate. So we will be dominating. Okay? Number one po, A, authorized to a mission. R, ready. We are trained. M, we have the mastery. D, E muna, execute, and then dominate. Yung tatlo, given na yun, mga kapatid. Given na yun. Nasa Word of God. Dumalo ka lang. Mag-aral lang ng mag-aral. Pero yung execution, dun tayo nagkukulang. Hindi tayo totoong mananagumpay nun. Kaya kapatid, challenge ko. Kasi may result eh. Diba? Ang tunay na nananagumpay, ito yung nangyari dun sa story ni Kuya. Una, yung 70, tuwang-tuwa daw sila. Uy, Lord! Nakakatuwa. Nakakapagpanayos kami ng demonyo. Pag sinabi namin, sumusunod talaga sila. Nakakapagpagaling talaga kami ng mga may sakit. May resulta kasi. No? Kailangan, pag pumunta tayo sa gera, may resulta. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa. No? At dun sa story ni Kuya Chris, sa Acts naman, ano nangyari? Yung mga exorcist, yung mga mangkukulam, yung mga manggagaway, yung kanilang mga libro, no? Magic book, mga black book na tinatawag ngayon, sinunog lahat yun. 1,000 pieces, sinunog. Kaya kailangan, pag pumunta tayo, sumugod tayo, may resulta, may pagbabago. Hindi yung lalong gumulo. Pumunta ka lalong gumulo. No? Okay, eto ang reminder. Hindi tayo tumanggap para lang mag-perform ng mga miracles. Siyempre, ang sabi niya, oo, sigurado yan, nakita ko nga si Satan, bumagsak. Ibig sabihin nun, ang sabi lang ng Lord nun, sigurado susunod sa inyo. Kasi ako mismo nakita ko si Satan bumagsak eh. Sino nagpabagsak? Si Jesus. And everything na ginawa niya, kaya tayo mananagumpay, kasi napagtagumpayan niya na. We are just living it out. Isinasabuhay lang natin yung tagumpay ni Jesus Christ. We are already victorious. Pero ang sabi niya dito, ang reminder, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, na sumusunod sa iyo. But rejoice that your name are recorded in heaven. Amen? Yun ang pinaka-the best. It doesn't matter kung wala ka pang napalayas na masamang espiritu. It doesn't matter kung wala ka pang pinag-pray na gumaling. Pero pag dumating ang pagkakataon na yun, stand your ground. Be ready. And remember, your name is recorded in heaven. Amen? Amen. Masaya po ba yun? Amen. Yun palang panalo na, di po ba? Eto. Pwede po tayong lahat tumayo. Ang sabi niya, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and overcome all the power of the enemy and nothing will harm you. Pakitaas po ng kamay lahat ng naniniwala. Ready na po ba tayo to perform this? Amen? Amen. Pwede po natin siya sabihin ulit. Paraphrase. I-claim natin siya. Kasi, nalaman natin, no, sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pagtuturo ng mga kapatiran, that we have this power pala. And then, anong susunod doon? I-claim natin. Behold, let's say, I have given you authority, wait now, ay, ayaw niya na. Anyway, sabihin natin, I have given authority to tread on scorpions and serpents
and overcome all the power of the enemy. And nothing shall harm me. I-claim natin siya. Sige po. Wala talaga. Hindi natanggal. Okay. Sige po, basahin po natin siya ng malakas. Claim. Ito po ang sign na para talaga tayo mananagumpay. Una, pagka nag-enlist tayo, we surrender. Ito yung sign. Bakit tayo nakataas ang kamay? Ito ang sign. Bakit nakataas tayo ng kamay? We surrender. Sa authority. Amen? Amen. Pero ngayon, we raise our hands. Sign ng authority. Para ang mga pulis, nakatayo lang siya doon. Alam ng mga driver na pulis siya, pero unless hindi niya tinas yung kamay niya, hindi sila titigil. Therefore, eto yun. I-apply natin. This is the authority given to us. Okay? 1, 2, 3. God have given me authority to tread on serpents and scorpions and overcome all the enemy and nothing shall harm me. Next up, we'll go.